pastor o impostor, buhay sa harap at likod ng pulpito. May ilang pastor na huwaran kong magturo, mabait at masipag sa harap ng mga tao, masigasig makipag-usap sa kung sino. Hirap makitaan ng kapaguran ang mga lingkod na ito. Ang kanilang paglilingkod ay di kayang tumbasan. Puso sa mga tupa ay mahirap mapantayan. Upang lahat tayo ay mapabuti at ang pagtalikod ay wala sa ating isipan. Oops! Pero huwag mong kalimutan na ang mapagpanggap ay nagliparan. Ikaw ay dapat kabahan kapag siya ay nagsasabing siya na ang daan. Kung nais mong maligtas, kailangan mo munang mapirmahan. Kapatid! Kaunting ingat dyan! Dahil baka ang iyong pastor ay isa na palang impostor. Dahil ang totoong pastor ay hindi kailanman nagiging aktor at hindi kailanman magiging impostor. Pastor o impostor, ang buhay sa likod at harap ng pulpito. Pag-uusapan natin yan kasama sina Pastor Val at Kuya Aris dito lang sa Gising Kabataan Live! Magandang gabi po mga kagising. Gising na ba kayo? I hope so. Kasi gabi na ho. Alam ko nakapahinga na kayo, pero kami po ay natutuwa ngayong gabing ito na muli kayong makasama sa gabing ito para sa muli na namang pag-uusapang napaka-interesting na topic. And by the way, this month is a Pastor's Month Appreciation. Yes, kaya happy Tuesday po to everyone from different parts of the world. Umaga man po, tanghali, gabi, dyan po kung ano man po yung kinalalagyan nyo ngayon. Again, happy Tuesday. It's a GK Live again. So, happy evening po to everyone po. Oh, we're so excited. Sa lahat po ng mga pastor, masisipag, talagang nagmamahal, nagmamalasakit, at totoong pastor at hindi impostor. Yes, okay. Ano, kami po ay sumasaludo sa inyo. Alam nyo po, lalong higit na po yung mga pastor sa mga probinsya, doon sa mga mahirap akyating bundok, kasi naranasan ko rin yan eh, yung umakyat sa mga bundok, yung lumakad sa mga putikan, nabubuslo yung paa mo, ano, hanggang yung tsinelas ko, hindi ko na nakita sa putik. No, kaya mabuhay po at maligayang buwan ng mga pastor ngayong Oktubre. Yes, happy Pastor's Month po to everyone, sa lahat po na nagpapastor, masigasig at buong pusong naglilingkod po sa ating Panginoon, sa iba't ibang parte po, sa probinsya, sa city, whatever it is, basta po naglilingkod tayo sa Panginoon. Happy Pastor's Month. Pero bago yan, Daddy, kasi October 5, last week, ang topic po natin is about yung puso o nguso, guro, paano kayo magturo. Ngayon din po kasi October 5, they celebrate yung Teacher's Day talaga po. Kaya dalawa po yung sineselebrate natin. Happy Pastor's Teacher's Day po sa araw. Oh, well, last Tuesday, we celebrate already. Oo, pinarangalan na natin at atin ang sinaluduhan ang mga guro. Kaya this week naman, we just want to focus to all the pastors. Yes, no? Amen. So, maligayang araw o buwan ng mga pastor sa lahat ng kapwa natin, pastor. Yes, kaya ngayong gabi po, kung paano po natin sinaluduhan din ang mga tagapagturo po natin, ngayon naman po, higit sa pagtuturo ng mga kapastoran po natin, we are going to salute and bless and honor all the men of the living God sa gabi pong ito, sapagkat ang topic po natin ngayong gabi is about pastor o impostor, ang buhay sa likod at harap ng pulpito. Yes. Lalo. Napakaganda ng topic natin ngayong gabi, Daddy. Na. Oo, minsan kasi hindi nakikita yung buhay sa likod ng pulpito ng mga pastor. Minsan kasi ang nakikita lang ng mga tupa o ng mga tao sa harapan ng pulpito ay yung kinang ng pulpito. Yung kinang na nandoon ka sa entablado, nakatingin ng mga tao, nagsasalita ka, pero wala silang kaalam-alam kung ano ang mga nararanasan ng mga lingkod ng Diyos sa likod ng pulpito. Yes, tama po yan. But anyway, Daddy, I would like to praise the Lord, Daddy, kasi sabi nga ng mga ganyang mga sakripisyong ginagawa ng pastor,
We don't care kung sino man po yung nagbansag o nagbigay ng date ng October ang Pastor's Month. Pero salamat sa Panginoon kasi merong buwan at araw na pinararangalan ang lingkod ng Diyos. So whatever it is, kung sino man po yung nagpasimula nito, salamat sa Panginoong Jesucristo dahil meron tayong pagkakataon na parangalan po natin ang mga lingkod ng ating Diyos na buhay. Oo, basta ako nagpapasalamat ako sa aking fathering, ang mentor ko na si Isaac Benjamin Boy Ramos. Okay. Binato po nila ako yung the Benjamin Boy Ramos na siya po ang alam kong kauna-unahang nagparangal, yes, at binigyan ng pagpapahalaga ang mga lingkod ng Diyos na naglilingkod, nagpapastor sa mga tupa. Yes, kaya po ngayong gabi pong ito, bago po namin ibigay at ipaliwanag ang mga bagay-bagay po patungkol po sa pagiging pastor, kindly tag, mention all your pastors, salute them right now sa comment section po natin. At kung maaari po, no, i-invite po natin, i-mention po natin sa comment section para maparangalan po natin. At huwag po natin kakalimutan ang ating official hashtag for this night, hashtag Capslock GK Pastor o Impostor. Again, sige po, Gabito. Yes, mahalaga na maunawaan natin na ang buwang ito ay tinututukan natin ang mga pastor. Yes. At gusto nating parangalan. Not because I'm a pastor and you're a pastor, but we want to salute to all the pastors. So simulan na natin, yes, ang pagtatalakay patungkol dito. Sige po. Okay po. Paano mo malalaman? Okay, this will be the question that we have to answer po. No, kasi pinag-usapan po natin ang pastor o impostor. Paano mo malalaman ang ilang marka ng pagiging tunay na pastor? So tonight, we're going to talk about kung paano natin masisaliksik kung sino ba at ano ba talaga ang pagiging totoong pastor. Sapagkat daddy, di ba, naniniwala tayong pagiging pastor po ay hindi dahil nakatapos, gusto natin simulan ng ganito, hindi dahil nakatapos sa Bible school, okay? Hindi dahil matalino or estado ng buhay, hindi po yun yung pamantayan ng ating dahil sikat. Yes. Yan yung mga hindi pamantayan niya ng ating Panginoon, because only God can see our heart, and this is the mark biblically na makikita po natin kung paano natin malalaman yung marka ng pagiging totoong pastor. Oo, at alam nyo, isang pagpupugay, kagaya ng sinabi ko kanina, bagamat ang ating titulo ay medyo may pagka-controversial, no? Pastor o impostor. Pero gusto ko pong bigyan ng diin ngayong gabi nito bago natin isa-isahin ang mga katangian o mga makikita nating palatandaan ng isang tunay na pastor. Gusto ko pong isabihin na mas marami po ang totoong pastor, yeah, kesa sa impostor. Ano po? Well, in the last days, medyo talagang magbabaliktara ng iba. But mahalaga, sa as of now, gusto ko pong sabihin na mas marami talaga ang nagbibigay ng buhay at makatotohanan na naglilingkod sa ating Panginoon. At kung meron po kayong alam at gustong sabihin kung ano yung mga palatandaan at mga makikita sa totoong pastor, pwede kayong makisali. Write down in the comment section and we will read it. If we have more time, we will read all your comments about the pastors. Yes, alright. So again po, simulan po natin ngayong gabi. Yung first po na katangian ng pagiging tunay na pastor, makikita po natin to in Mark chapter 6:34. Again, our best example is the Lord Jesus Christ. Jesus saw, sa Mark 6:34 po, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had a compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. The first sign po ng pagiging totoong pastor ay meron pong malalim na pagmamahal at pasanin sa mga tao at kaluluwa. Again, he loved the Lord and he loved also the people of the Lord. Merong passion, merong compassion, merong malalim na pagmamahal sa mga kaluluwa. Yan po ang unang-unang sign ng pagiging pastor, that they can give their own lives for the sheep. Oo, yun talagang pagmamahal, yung tibok sa puso para sa kaluluwang naliligaw, para sa mga taong dapat ay inaalagaan.
nandoon talaga yung pagmamahal ng isang pastor. Pangalawa, isang magandang halimbawa sa kanyang nasasakupan, or a pastor must be a good example to the flock, no? 1 Peter chapter 5 verse 3 says, "Don't lord it over the people assigned to you, to your care, but lead them by your own good example." Yes, all right. No, ang isang pastor ay talaga nagpapakita ng isang mabuting halimbawa para sa kanya mga tupa na pinapangunahan. At hindi siya nagiging boss or Panginoon ng kanyang mga tupa, kundi siya ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa paglingkod sa Diyos. Yes, amen for that. Pangatlo po, he is a student, a faithful student of scriptures. It simply means hindi lang nagtuturo, pero hanggang ngayon nagsasaliksik ng salita ng ating Diyos na buhay. As 1 Timothy 4:13 it says, "Until I get there, focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers and teaching them, because they cannot give what they don't have." So ang mga lingkod po ng Diyos, naniniwala ko hanggang ngayon nagsusunog ng kilay, kahit yung iba nakapagtapos na po ng Bible school, but yet they are still studying the scripture para lang makapagturo, para lang makapagbigay ng mga fresh revelation, right, fresh wisdom, fresh knowledge, no? Kay Daddy, nakikita ko po ito, that's why I'm doing also, na po, there are times na pupuyat si Daddy, madaling araw, still nag-aaral, so sometimes ganun din po yung, because I saw to him, yun din yung way na nakikita natin na there are times mapupuyat ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, right, just to give fresh revelation for the people of the living God, kasi mahal mo ang Panginoon at mahal mo ang tao, and you want to give them something that is fresh from the Lord. Yes, yung talagang paghahanda doon sa yung isi-sermon, pag-aaralan mo talaga yan, kasi makikita ang isang lingkod ng Diyos kapag ka siya'y handa at hindi. Yes, totoo po yan. Okay, so, okay, pang-apat, pastor na may tamang motibo sa paglilingkod sa Diyos. A pastor who has clear and right motive. No, not after the fame, money, upload, praise of people, no? Kasi minsan kasi may mga tao gusto magpastor kasi nasa pulpito. Maraming benefits, no? Gusto magpastor kasi lahat ng tao nakatingin sa iyo. Gusto magpastor kasi pagka daw sinabi ni pastor tumayo tayong lahat, tatayo ang lahat, no? Gusto ng pastor kasi gusto maging sikat. Yes. No, pastoring is not because of fame, not because of money, not because of upload, not because of the praises of people, but because you are called by God and you want to serve God with all of your heart. Yes, amen. So yan po yung psalm na katangian na nakita po natin, because kulang yung oras, Daddy, eh, no? Mm-hmm. Para parangalan ng mga lingkod ng Diyos na talagang, kung talagang, na, lalo tayong lalalim sa mga marka ng mga totoong lingkod ng ating Diyos na buhay. Marami po yan. And if you have a comment po, paki-comment po kung meron pa po kayong nakikita. But as of now, yan po yung mga bagay na maaaring makita po natin sa mga lingkod ng Diyos. Generally, first, just for a recap, Daddy, no? Unang-una, they love, have a deep love and burden for the people and souls. Pangalawa po, they are still a good example to the flock. Pangatlo po, they're still studying the scripture, faithful student of the scripture or the word of the living God. Then, yung pang-apat po, they have a clear and right motive of the Lord. They're doing everything for the glory of the living God, as Colossians chapter 3, verse 23, it says. Siguro isa natin ay dadagdag natin ang mga totoong lingkod ng Diyos. Yung panglima siguro yung mapanalanginin. Right. Kasi yung lingkod ng Diyos hanggang ngayon, I mean, hindi nagsasawang manalangin sa mga matitigas na ulo na member. Yes. Sa mga mababait na member, sa mga sitwasyon at panahon na nangyayaring kinakarap po ng pastor, ang totoong lingkod ng Diyos hindi po nagsasawang dumulog ng dumulog sa ating Diyos na buhay. Manalangin, yes, at manalangin. Mag-pray na mag-pray. Kasi hindi na uubos ang ipapanalangin. Ano? Totoo. And of course, the pastor is a worshiper. Yes. Lagi ko nasasabi, kung mapupunan nyo po, most of the pastors who are worshiper, kapag ang isang pastor ay mananamba, yung pinagpapastoran niya, grabe ang anointing. Yeah, grabe rin ang paglago, all for the glory of God. Look at David. Yes. The Lord used David, King David, as a mighty man, as a mighty valor man of God,
And he is a worshiper. Wala siyang pakialam kahit pagtatumbling pa siya, dumapa pa siya. At ang nakakatuwa, no, hari siya at lingkod ng Panginoon, nagpagawa ng damit na pangsayaw. Yes, that's right. Diba? So ibig sabihin, talagang worshiper siya. He is a full-fledged worshiper by God. Yes. No? Yep, okay. Again, kung meron po kayong mga thoughts about a pastor po na characteristic or characters na nakikita nyo po, kahit hindi type it, pero nakikita po sa comment, marami po ngayong bumabate sa mga kapastoran na meron po tayo. Nakikita po natin. Sige, gusto ko munang basahin yung sinabi ni Renato Mirabales, ang tunay na pastor may pinagpapastoran. Yes, tama. So, no, alam nyo, maraming nakatapos ang Bible School. Wala namang tupa. Pero tinatawag na pastor. I just want to tell to everyone, a pastor is not just a title. True. This is not just a profession. Ano, pag sinabing pastor ka, may pinagpapastoran ka. Kahit pa ikaw ay tapos ng Bible School, kahit pa nag-doctorate ka ng Bible School, kung wala ka naman pinagpapastoran, hindi ka pastor kasi ang pastor may pinagpapastoran. Yes, no? So again, yan po. Praise God po. Again, comment po whatever your thoughts about a characteristic of being a pastor po. Mamaya po, no, hindi na natin babanggitin yung mga characteristic ng impostor kasi yan yung isa sa mga gigisingin po natin ngayong gabi. But anyway, if you have question po kay Daddy sa inyong pong lingkod, you are free indeed to ask question also about sa ministry na Daddy or about sa pastor. Kasi meron po tayong mga ilang question na sasagutin para mas lalo pa po natin maunawaan ang tawag ng pagiging lingkod ng Diyos o pagiging pastor po. So this will be the question that we have to answer tonight, Daddy, na po. Okay. Ano po yung ilang katotohanan ng buhay ng isang pastor sa likod ng pulpito na hindi madalas alam ng ilang nasasakupan? Naku, so true to, marami yan. Kaya ilan lang, Daddy? Siguro mga... Okay. Bibigyan ko kayo at ito po'y personal na naranasan ko. May mga pagkakataon, lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lang sa ministeryo, sa pagpapastor, na si pastor ay walang pera at hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, pero hindi dumadaing sa mga member. Yes. No, hindi ho kami tatayo sa pulpito at sasabihin namin, wala kaming bigas, wala kaming pagkain, pero lagi nyo kami makikitang nakangiti, lagi nyo kami nakikitang may hamon, lagi nyo kaming makikitang punong-puno ng sigla na naglilingkod sa Panginoon kahit na minsan walang laman na pera ang aming mga bulsa. Yes, alright. Totoo po yan. Yan yung one of the struggles ng mga lingkod ng Diyos po na naglilingkod, nagsisimula, at minsan kahit hindi nagsisimula kasi di naman po nawawala yun. Right. So, kaya doon sa mga miyembro o doon sa mga tinawag ng Diyos para mag-support sa mga lingkod ng Panginoon, huwag nyo nahintayin pang makita nyo na ang pastor nyo nagugutom o lungangin na bago kayo magbibigay. No? O kaya makita nyo nakanganga na yung sapatos bago kayo makonvict na magbigay ng sapatos sa inyong pastor. Ano? Sapagkat ang mga lingkod ng Diyos, hindi naman yan magsasalita kung ano yung wala sila. They are just praying to God that provide every needs of every pastor. So that's why, pag may pangailangan, we're just holding to the promises of God. At bahala na ang Diyos humipo ng tao. At pag hinipo ka naman, sumunod ka naman. Yes, tao po yan. Ayan, praise God. Sa akin po siguro, one of the truth na sa buhay ng isang pastor na madalas na hindi alam ng mga nasasakupan is yung every single day na pagpatay sa sarili. Kasi remember, tandaan nyo po, ang pastor ay tao pa rin. So there's no exemption. Kung may problema po kayo, may problema si pastor. Kung may pangangailangan kayo, may pangangailangan si pastor. At ang pinakamasaya po doon, most of the time, hindi po natin napapansin sa pagtayo sa pulpito, ang daming struggle, ang daming battle bago tumayo sa harapan si pastor. Pero all of those things,
They have to die to themselves para lang tayuan yung pagkakatawag ng Panginoon. Hindi natin alam, minsan si pastor in his own battle, si pastor, tumatayo nang i-encourage ng mga member, nang i-encourage, nagsosolve ng mga problema, pero yet si pastor hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad ng kanyang bills, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad ng kanyang mga bayarin, hindi niya alam kung paano niya haharapin yung mga anak niya o yung mga sibling niya. And again, all of those things, they need to die for themselves so that they are able na makapaglingkod ng tama sa Panginoon at hindi maging emosyonal ang paglilingkod sa Diyos. Tama po ba, Daddy? Right, right, right. At ang isang itong mga medyo nakakatawa sa likod ng pulpito, minsan si pastor ang sarap-sarap ng tulog or nagpapahinga dahil pagod na pagod, biglang may kakatok. Tapos nangangailangan ng prayer at manghihingi ng panalang. Naku po, si ganito po may sakit. Si pastor kahit pagod na pagod, tatayo, magbibihis, ngingiti, para lamang maipanalangin yung mga taong kailangang ipanalangin. Yes, and sometimes, si pastor wala ng pera, yun na lang ang pera niya, may makikitang nangangailangan na member, no? Sa alip na ibibili ni pastor para sa kanya dahil may nakita na ngailan, nakukonvict pa na ibigay yung nasa bulsa niya. Di ba? So, hindi niyo po alam yan. May mga ganyang mga pagkakataon na nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. Yes. Isa pa, no, Daddy, misunderstood, pinaka-misunderstood sa loob ng church si pastor. No? Pag maganda yung sinasabi ni pastor, kulang pa rin minsan sa mga tao. Pagka nang tutuwid si pastor, pangat yung sinasabi, merong kailangang ayusin, sasabihin si pastor, ganito, masama ugali, ganyan. Pag tumutulong, kulang. Pag nagbigay ka naman, pag tumutulong, kulang. Pero pag hindi ka nagbigay ng tulong, sasabihin sa'yo, andamot. So, hindi mo alam kung paano ka lalagay bilang pastor. Misunderstood ang pastor, but yet for all those things na nararanasan, again, nagpapatuloy po ang mga lingkod ng Diyos. Kaya kung meron pa po kayong pastor hanggang ngayon at nagpapatuloy pong maglingkod sa Diyos, ito po yung pagkakataon that you have to appreciate them, not only for this month, Daddy, right, but every single day of our lives, kasi ibinubuwis nila yung buhay nila sa bawat isa sa atin po. Diba? Yes. Alam nyo, hindi kayang tawaran at hindi kayang bayaran ang mga paglilingkod ng mga pastor sa bawat gawain ng Panginoon. Yes. Lagi ko nga sinasabi, hindi pwedeng bayaran, hindi kayang bayaran ang mga lingkod ng Diyos. Kaya pag tinanong mga lingkod ng Diyos, magkano po ba dapat ang offering ko? Naku, huwag ka magtatanong. No, kasi baka hindi mo kayang magbayad. No? Because the pastor is not serving God because of money. The pastor is serving God and serving the people because they love God. Yes. We love the Lord and we love the people. Because when you love God, you love the people. Yes, you cannot love God without loving the people as well. Yun ang katotohanan. Kaya nga, pag hindi mo mahal ang Diyos, di ka matututong magmahal ng tao. Kasi pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang bawat tao. Yes, amen. So, basa lang po, Daddy, tayo ng mga comment kasi ang ganda na po ng mga comment nila. I saw from Balayan, Batangas po ito, Happy Pastor's Month. I think pastor na rin po ito, si Pastor Nico. No? Ang pastor, kahit wala ng pera, pag may nangingi ng tulong, gagawa ng paraan. Totoo yan. Isusubo na lang ni pastor, minsan ibibigay pa niya sa iba. Okay? I mean, sa nangangailangan ng tulong. Ito, medyo nakakatawa to, no? Pero totoo naman yan. Luna Ivy, ang tunay na pastor ay mas lalong bumabata. Oh, di ba? Akakalain nyo ba yung karap nyo ngayon ay magpi-55 na? Okay, isa po. Yan pa po. Ito po. Sige. Yan, isa pa po. Si Angie M. McCartney, sabi po niya, Pastor, they will listen and accept all our problems. Wait lang po kasi ang bilis ng comment nyo po. Promise, natatabunan siya bigla. Oh. Okay, sige po. Ito ba yung nabasa mo yung pastor kahit wala ng pera? Apo, kay ito po yan. Kay Angie M. Sabi po niya dito, they will listen, accept all our problems. Isa lang. Oh my God. Sige po, hindi ko po mabasa kasi ang bilis ng comment. They will listen and accept all our problems. Isa lang yung makikita nating saksak sa harap nila.
sa tuwing magsasabi tayo ng problema, pero di natin alam sa likod nun, 10 saksak ang daladala nila. Kaya praise God sa buhay ng mga pastor. Yes, tama. Amen for that. Yes, and yes, maraming salamat po sa mga member na nakakaalam at na-appreciate nyo yung mga ginagawa ng mga pastor. Kasama po kami nakikigalak doon at sa mga kapastoran. At kung ang pastor nyo ay kasama nyo, katabi nyo ngayon, o hindi nyo katabi, message nyo, I love you pastor, we support you. Yes. Anong kailangan mo pastor? Ano pinamaganda. Binigyan kita. Yan okay. Ang pinamagandang tanong ng member na sinasagot po ng mga pastor. Ito po, si Leslie Ann Baron, ang ganda ng sabi po niya, ang true pastor ay good looking. Kasi nakikita ang glory ng Panginoon sa buhay nila. Totoo po yan. Mm-hmm. Sabi ni Patricia Eunice Bernal Zavala, masarap po kaya kausap mga pastor. Marami kang matututunan at malalaman mo ang heart nila. Yes, totoo po yan. Yan, si Pastora Biaya, happy pastors man po sa'yo. Sabi po niya, dignify your pastor. Kapag blessed pastor nyo, kapag bless ang pastor nyo, mabibless din tayo. Totoo po yan. That's a principle of the Word of God. Tama, kasi alam nyo, minsan naaawa ko sa mga pastor na mukhang kawawa eh. Mm. Akala ng mga member, si pastor ang nakakahiya. Hindi ho. Pag ang inyong pastor nagmukhang kawawa, ang nakakahiya, yung mga member ng church. Yes. Yung mga tinuturoan, pinagpapagala ni pastor. Kasi anong dating nun? Hindi nyo sinusuportahan ang inyong pastor. Hindi ho si pastor ang nakakahiya, kundi kayo. Yes. Ano po, kaya mas maganda po makita ang pagsuporta nyo. Sabi ni Marjorie Mandak, salamat mga pastora, pastor in WBWC. Yes, ah. Praise God. Yan po, tama po yan, Daddy, no? Mention all your pastors po kasama yung church na church po natin na gusto nyo pong i-shout out po natin ngayong gabi. Sabi ni Pastor Abril Aquino Limbo, ang toong pastor, pamilya ang turing sa mga tupa ng yes, Diyos. Yes, ito po. Yes, our family, because alam nyo, ang binild ni Lord ay yung pamilya niya. Yep. Yun ang muling ibinalik ng Panginoon, yung relasyon ng tao sa Diyos as a family, as a son and a father. Yes, praise God. Okay? Okay, sige po, babasahin pa po natin mamaya ang inyong mga comments dahil may pangalawa po tayong question na sasagutin. Sabi po dyan, paano po ba malalaman ng isang Kristiyano na may tawag siyang pagpapastor? Paano po ba malalaman na ang isang Kristiyano ay may tawag sa pagpapastor? For example, yung bagong Kristiyan siguro to, manggagawa, okay, na mayroong pastor, pagiging pastor na calling. Sa akin ho, unang-una, marunong kang umiyak para sa kaluluwa. Yung marunong kang umiyak, what I mean, pag nanalangin kayo para sa kaluluwang naliligaw ng landas, hindi ligtas, talagang pag ipinanalangin nyo, ano, meron kayong mararamdamang passion, burden, to pray for the soul to be saved. Kasi ho, ang pagpapastor ay pangangalaga ng tupa. Yes. Eh kung hindi ka marunong manalangin at wala kang, hindi mo nadadama yung habag, hindi mo nadadama yung awa, hindi mo nadadama yung puso na talagang abutin sila, hindi ka pwede magpastor. Wala ka, pero pagka ikaw ay punong-puno ng passion, ng burden for the lost soul, nako, sigurado ko, isa ka na sa merong maaaring tawag ng pastor. Okay, tama po yon. So, balikan nyo po kanina yung mga binanggit po namin. Characteristic. Isa po yon. But one thing, siguro po, one of the best thing po na may tawag na pagiging pastor yan, Daddy. Ako, marami kang testimony to, Daddy, din sasabihin ko. One of the true pastor talaga na merong tawag ay pagiging lingkod. Pagiging abang lingkod. Walang pumasok sa loob ng church na sasabihin niyang may tawag siya ng pastor, na pagpasok niya, pastor ako. Yun yung mga hindi totoong pastor. Right. Kasi yung mga totoong pastor na tinawag ng Diyos na buhay talaga, tinawag ng Panginoon doon sa servanthood place, na kung saan nakikitang naglilinis ng CR, saan naghuhugas ng pinggan, nag-aayos, nagiging lingkod ng Diyos. Right. Mahalaga yun, no? Yung talagang
Actually, ako, bago ako naging pastor, naging taga-bitbit muna ako ng mga pastor. Mm. No? At masaya ako nagbibitbit, no? Kapag nakita ko merong dinadala-dala o ibinigay dun sa pastor o dun sa naglilingkod sa Diyos, kukuhanin ko yung kahit tirap na hirap na ako magbitbit. Right. Talagang gusto kong paglingkuran ang pastor ko. Gusto kong paglingkuran ang mga lingkod ng Diyos. So, napakahalaga na meron kang puso ng pagiging lingkod. Yes. At hindi yung ikaw ang paglilingkuran. Because being a pastor is not to be served, but to serve. Yes. Hanggang ngayon po si Daddy, there are times na po ang inyong pong lingkod. Makikita niyo po, there are times nandito kami. Salamat sa mga daddy, mga naglilingkod sa atin. Mm-hmm. Pero hindi niyo po mapipigilan, yung totoong pastor po, hindi niyo po mapipigilan yung puso na maglingkod. May mga moment kung kailangan pa rin magbuhat ng daddy, kahit sa anniversary, kung kailangan pa rin nagbubuhat. Yun nga lang kasi talaga po, marami nang tumatakbo na ngayon. See, kung kailangan magbuhat, magbubuhat. Kung kailangan maglinis, maglilinis. That's how I believe you will see yung pagiging pastor. Last question, Daddy. Sige po, may babasa. Sabi muna ni Sally lang. Galicia, ang tunay na pastor, hindi lang pag Sunday nakikita sa kapilya. Ganda nun na. Kasi may mga pulpit pastors. No? Sa ano na po natin yan? Sa gising. Sige po. Okay. So again, Paul, third question. Daddy, ano yung masasabi mong pinakamahirap na naging struggle or challenge sa pagiging pastor? Alam ko mag-a-agree lahat ng mga pastor, ang pinakamahirap talaga ay yung magsimula ng gawain ng Panginoon. Yung mag-start ka ng church. Kasi hindi, pag tinawag ka ng Panginoon to start a church, no? To start a church, wala ka pa kasing katulong eh. Ako naranasan ko, nung nag-start pa lang sa church, ikaw na ang MC, ikaw pang praise and worship leader, ikaw pa ang gitarist, ikaw pa musician, ikaw din ang magpe-pray, ikaw pa magpe-pray, ikaw na rin ang closing prayer, o di ikaw na. So, pero nangyayari yan. And sometimes, ikaw din ang magpapakain, yun ang magkatot. Lahat-lahat nasa sayo, no? Tapos kapag ka nakita, ito nakakalungkot. Pag nakita na nabibless si pastor, no? Ay, abuti na lang ngayon, ay natututo na ang mga member ngayon at nalalaman na nila to be able for you to be blessed, you need to honor and bless your pastor. That's no? Right. Not like nung bata pa ako, nung bago-bago pa lang ako nagpapastor, nako, kailangan muna maging magmukhang kawawa si pastor para masabi pastor ka. Yeah. Mali eh, mali yung pananaw. And the thing is, hanggang ngayon may mga ilang mga pananaw na ganyan, no? Kagaya nung mga, meron pa ako nabasa one time, si Jesus daw naglakad lang, samantalang yung mga pastor daw ngayon ang gaganda ng kotse. Eh mga kapatid, doon ang panahon, hindi pa usang kotse. Wala pang Jaguar noon, camel pa lang po lahat noon. At saka, alam nyo po, God wants us to be blessed. And when the Lord blessed the man of God, when the Lord saw that the man of God is faithful and doing the best that he can do for God, nako, ang Diyos kasi yun, di madamot eh. Yeah. Talagang ibibigay niya yung pagpapala. No? Yes. Kaya sa akin, ang pinakamahirap yun to start a church. Yeah, to pioneer a church. That's good po. That's good answer. Sa mga nagsisimula po, keep it up. God is with you. Yun po yung pinakamalaga. Siguro po, great challenge, I think, for us, for me, is yung challenge of the family, Daddy. Na yung challenge ng minsan yung pamilya mo, kailangan mong iwan, Daddy. May mga time na may activity sa school, but you have to serve the Lord. Yung pagpili sa pamilya biologically and doing the will of the living God. Kasi tandaan po natin, no? Yes, totoo po yun. We cannot equate our ministry as equal to God. So kasi maraming nagsasabi, Daddy, no, first God first, then next family, and then your ministry, no. Kasi okay. Daddy, may sasabihin. Naalala ko lang, no, this is another na mahirap na struggle ng mga pastor, no. Naalala ko nung bago pa lang kami mag-asawa ng Sitart, and nung pangatlong nakunan si Sitart sa anak namin. Lima po kami dapat. Oo, dapat lima kayo eh. Yung tatlo po na kinuha na ni Lord, nasa piling na ni Lord kasi na nagka-miscarriage si Sitart. Yung pangatlo na umalis ako sa bahay kasi kailangan na pumunta sa church eh. Hindi ko naman alam na ganun na siya kalala, na nakukunan na siya that time. No, sabi ni Sitart,
una ka na sa church. So iniwanan ko si Sitard, hindi ko alam dinudugo na pala siya. Eh ako po talaga, I always stay in the church every Sunday for the whole day. No, talagang I want to stay in the church, I want to be with the flock, I want to enjoy my time in the presence of God. Saka bago pa no, at saka bago pa lang kasi po yung church. So, kaya talagang kailangan kong alagaan ng gusto yung mga galawan kasi wala pang masyadong leader noon eh na pwede ako mapag-iwanan. So that time, umuwi ako, magagabi na. Pagdating ko, ang nadatnan ko, punong-puno ng dugo sa Sitard. Punong-puno ng dugo yung kama namin, yung CR, tapos yung damit ni Sitard, punong-puno ng dugo. And that was the worst experience that I have, that I saw my wife in bleeding time. Tapos ang maghapon, hinangi na siya, nandun siya, at wala ako doon. Hindi alam ng mga member yon. Just because you want to serve God, you leave everything because of the flock. Totoo po yan. Kahit dun sa pangatlo, Daddy, na no one knows na si Mami po ay nung nakuna ng pangatlong beses, we are struggling talaga kasi si Mami, hindi siya nagtanong kay God, pero alam niyo yun, no, nagbabasa siya pero hindi na. Those the struggles in the family, but you have to go on na maturuan, magturo ng leadership, gawin, harapin ang lahat ng dapat harapin na pinapagawa ng Diyos, then that's the moment po. Yan yung mga struggle. So, Daddy, no, again, family and serving, I mean, nagsisimula. So, yan yes. po. Yes. Kaya, sa lahat ng mga nanonood, please, hindi ako magpi-please supposed to be. I urge you. but, you know, mahalin nyo mga pastor nyo, lalo na kapag ka nakikita nyo naglilingkod talaga ng totoo ang pastor nyo. Bless your pastor. Huwag na kayong maging sakit ng ulo ni pastor. Dapat katulong na kayo. Yan, maganda po yan. Kasi may nabasa po ako sa comment kay Kuya Nico, mukhang maraming hugot po tong pastor na to. Sabi po niya, isa pang challenge ng pastor, pasaway ng worship team. Yung hindi makapag-flow, no, Kuya Nico? Yung gusto mo ganito yung flow eh, kaya lang sila hindi, no? Sayang po. Yan, sige po. Isa pa, oh, galing din po sa kanya, no? Isa pang challenge daw from Kuya Nico din. Nabasa ko po, ito po sabi niya, is yung tinuruan mo, inalagaan mo, iniwan ka. Ouch! No? Talaga yan ang mga hugot ng pastor. Oo, no? May mga ganun totoo talaga. Totoo yan, totoo po mga yan. Mga utang na loob. Yung mga talagang you're trusted, no? Pinagkatiwalaan mo, pero sila pa yung sumuwag, sila pa yung alam nyo, sa totoo lang po, yun po yung pinakamasakit sa pastor. Yung pagkatapos mong alagaan, ibuhos ang atensyon, ibigay lahat, ang lahat-lahat sa buhay, tapos iiwanan ka. That's a very, very sad moment for the pastor. Yes. I thank the Lord, no, na wala namang ganyan dito sa atin. Meron, Daddy. Meron naman, may mga ganun talaga. May mga ganun. I mean we experience those things. Meron tayong mga inalagaan na iwan, may nawala sa church natin. Ay, pero hindi yung talagang committed na committed talaga. I'm talking about the committed. Kaya, may mga talagang hindi naman lahat talaga yung mananatili sa iyo yan. But if they really felt the love, they will stay with you. Okay. Kaya hindi po, Daddy, kasi hindi pa naman tapos yung Panginoon para sa mga naturuan, inalagaan, pinagkatiwalaan, at medyo umalis at nawala sa landas, hindi pa po tapos ang panahon. Pwede pa po kayong bumalik at bumawi sa lingkod ng Diyos at maging sa ating Diyos na buhay. That's why I'm telling, kasi tandaan nyo po, wala pong perfect na church. Even this church, yung Gising Kabataan, we face struggle. Kaya nga may nasasabi po kami, no? Kaya tayo may nasasabi. Kasi kung ano yung problema nyo rin, ay nagiging problema po nating lahat. We're not better than the others, but one thing I'm sure, God is not yet finished to do great things sa mga lingkod ng Diyos at sa church na pinagkatawagan po natin. Tsaka ganito lang yan kasimple po sa mga pastor na nanonood at sa mga leader na nanonood sa churches. Kapag kang umalis ay sakit lang ng ulo, huwag niyang panghinayaan. Ayan na kasi magpapadala po ang Diyos yes, ng mas marami as mas sigit pa. Lagi ko itong tinuturo sa leadership. That's no? Right. Kung si Jesus nga ho, nagturo sa 12 apostol personally, mayroon pang
hindi talagang sumunod sa Diyos. Si Jesus na ho yun. Tapos gusto natin lahat susunod, perfect at gugustuhin tayo. Hindi ho. Kasi pagka lahat ho tayo, walang umayaw, no? Kasi kadalasan lang namang umaayaw yung mga ayaw sumunod sa tama. May gusto nang gawin. Yung ayaw sumunod sa mga gustong ipasunod ng Panginoon. At gustong masunod yung kanyang sarili. Yun lang naman yun eh. So kapag ganun po, hayaan nyo na. Ibigay nyo na. Saan mahila gusto, ipanalangin nyo na lang. Oh, at pag sa Diyos yan at para sa inyo, babalik yan. Ibabalik yan ng Diyos. Ganun lang yung kasimple. Pag bumalik pati yan, may kasama ng stars. Oo, pag bumalik, may kasamang fried chicken kay Pastor. Kasi diba dati we saw that? Excited ako. Excited ako. Yung mga babalik sa Pastor, may daladalang kotse ng ibigay yes, kay Pastor. Yun. Diba? Kasi diba si Pedro dati, diba? Si Pedro kasi po, if you're going to see it, si Pedro po nag-turn back din sa Panginoon right. Na pagkanulo. Pero nung pagbalik niya, mas grabe yung paggamit niya sa Diyos na buhay. That's why naniniwala din po tayo sa mga maaaring humiwalay ng landas, tinuruan, nasaktan. Yung pagbabalik, yun yung iniintay natin, Daddy, ano, kung sa Diyos talaga sila. Ang pagbabalik po ng mga nawala, ng mga tinuro at tinalagaan natin, mas sigit ang dating paggamit sa kanila at pagpapalang ibibigay nila sa loob. Okay, kaya sa lahat po ng mga iniwanan ng inyong mga tubo or ano pa man, no? Be excited! Yes. Pag yan bumalikod, nako, may dalang kotse. O kaya naman, ano mang pwede, mga ano yun, mga tinatawag nating peace offering, no? I'm so excited to see those kind of people na talagang na-realize sila yung pagkakamali and they make and bring peace offering to their yes, pastor. No? Sige po, Daddy. May ano ka po, kasi may nakita po akong question, Daddy, before we go to gigisingin po. Meron po kasi tayong question. I think Sally Galicia. Ang tanong po niya, parang makukonsider po bang pastor, masasabi po bang leader na hindi bumibisita sa mga miyembro? Can you consider them as a leader ba? Paano niyo po yun masasabi? Biblically speaking, sa Bible ho, ang sabi ng banal na kasulatan sa Book of John and the Book of Jeremiah as well, ang totoong pastol ay nangangalaga ng tupa. Yes. So, kung marami na, sobrang dami na, hindi mo talaga lahat yan magdadalaw. Mm. Kaya nga meron tayong mga tinitrain, kagaya nyo, di ba? Yeah, marami na tayong mga leaders na siyang gumagawa. Kasi pag si pastor naman lahat yan, kawawa din naman. Gusto nyo mamatay si pastor? Baka hindi tumagal lang isang linggo si pastor pagka lahat ng member ay dinalaw. Pero kahit papano dumadalaw talaga ang pastor. Yes. At nagmamalasakit. Wala pong pastor na hindi dumalaw sa kanyang mga tupa. Ito po'y talagang ginagawa ng pastor. Lalo na kung alam niya na ang kanyang tupa ay nangangailangan ng pagdalaw at pagkalinga. Yes, yes. Yun po yung totoong pastol. Ang totoong pastol, amoy tupa. Ganun kasimple po yon. Ang totoong pastol ay amoy tupa kasi yung pastol po kasi ang pastor, ang lagi niyang kasama, tupa. Tama po ba, Daddy? So nakikihalibilo siya sa mga tupa. That's why, kung lalagay po natin in significance, that spiritual thing is, ibig sabihin yung totoong leader, ang totoong pastor, hindi pwedeng wala siyang pagmamalasakit at bisita doon sa mga kinakasakupan niya. At saka wala pang pastor na hindi dumalaw sa tupa. Totoo po. Totoo. Yun lang ho yun. Ganun lang kasimple. Naalala ko yung isang matanda na member ng church sa pinagpastoran ko. Nung bago mamatay, hinanap ako ng mga anak nung patay na. Kasi lagi daw nasasabi nung nanay nila na may edad na, naku ko nandito si pastor. Pag birthday, nadalaw yon. Pag merong may sakit, hindi na yung kailangan sabihan pa, dumadalaw yun sa atin. Pag merong nangangailangan, dumadalaw sa atin. So, you see, they can feel it. That merong kang pagmamahal, merong kang pagmamalasakit. Maliban na nga lang, kang sobrang busy na si pastor at yes, sobrang dami ng ginagawa. Aba, kapag ka busy-busy na si pastor, marami na rin niyang na-train. That's right. Eh kapag ka naman wala ka pang na-train na taga-dalaw at taga-ano, at busy ka, saan ang pagiging busy mo? Totoo po. So yan, I hope na-answer po namin yung question nyo po. Okay? So again,
Salamat po sa mga nag-question. Just type and comment lang po if you have still question po ngayong gabi, and we're very willing po na i-accommodate po yan. But today, very exciting. May babasahin ka po ba, Daddy? Oo, natawa ko sa sinabi ni Pastor JC. Isang challenge sa mga pastor ay yung pagiging baby face. O, yes. Totoo naman yon. Hindi daw mukhang pastor kasi mukhang bata. Lalo na yung nasa pioneering stage. That's talaga. Right, totoo. Totoo naman. This is one of the problem of the yung mga younger age na tinawag ng Panginoon, at yung mga mukhang bata pa, no? Eh, lalayo pa ba tayo? Tingnan nyo si Pastor Aris. Tingnan nyo si Pastor. Pero gusto ko, Daddy, sigundahan yung sinabi ni Pastor JC dyan sa'yo, kasi ito yung nabasa ko talaga sa kanya eh. Yung requirement daw ng pagbalik, pag bumalik, dapat may bit-bit na kotse. Yun yung maganda. Yeah. Maganda talaga yan, ha? Okay? Nakakatuwa talaga itong mga ano natin ngayon, no? And I know, medyo nakakatawa man, but that's the reality. You need to understand how to honor, how to respect, how to perceive the man of God that God has given unto yes, you. Amen. No, kasi kapag ka natutunan mo yung pagpapalain ka ng Diyos. Yes. So ngayong gabi nito, ito na yung episode na gusto po natin lagi. Oo, manggigising na po tayo. Manood po kayo, ha? Yes. Bato-bato sa langit, ang tamaan siya na nga. Ito na po, panoorin na natin to. Sit back and relax. Gising! Go. Kaya mga kapatid, ang sabi salita ng Diyos na kilala ko ang aking mga tupa at kilala rin ako ng aking mga tupa. Amen mo ba dyan? Amen! Amen! Natin ngayon na nalilimitahan ang gawain face to face. Kaya magkanya-kanya muna tayong mga gawain sa pag-attend virtually. Kaya kayong mga kabataan, malaya kayong umattend sa ibang churches para patuloy na magpagamit at patuloy na lumago. I am the one, the way you... A few moments later. Pwede na natin i-dispose yung drum set natin, no? Ay, tama, Pastora. Total, mag-lockdown naman na. Sakto, meron akong na-book sa Peace of Air. Tara, mabakasyon muna tayo. Sige mo, ang kailangan ko yun. Pastora, sinabi sa Biblia sa aklat ng 1, chapter 10, verse 11, ako ang mabuting pastor. Iniali ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kadulad ganin ba ni Pastora Aya Ligaya na okay lang ipamigay ang mga tupa para sa pansariling kaligayahan? Kaya, huwag ganon! Eto, sa mga nangyayari kasi ngayon, no, nakakalungkot mang isipin, during the pandemic, meron talagang, syempre, meron mga churches na nagsasara, hindi na kayang magrenta ng church. Kaya nawala ng church building. And then as well wala na rin ano, wala na rin minsan naman online. Yun ang mga member hindi naman nanonood, hindi naman nagjo-join, hindi naman nagfe-fellowship, nakasama si pastor. Minsan ako nga may mga nabubuklat nga ako, nag-online service. Nanonood lang isa, eh ako yun eh. So nakakalungkot, no? Walang nag-join sa kanila. Kaya gusto ko lang sabihin na hindi rin naman lahat ng pastor, eh gano'n na lang basta
no, may mga nasasaktan kasi. Pero in case, gusto ko lang sabihin to, in case may mga ganon na sa mga pagkakataon during the pandemic, during the hardship, ay hindi nyo makayanan at iiwanan nyo ang mga tupa, huwag naman pong ganon. Huwag ganon. Huwag ganon. Di ba? Kasi tinawag tayo ng Panginoon para mga laga sa mga tupa. Kaya huwag na huwag nating iiwanan ang mga pinagkatiwala sa atin. Kaya, huwag ganon! Gising! Mahal na mahal kayo ng ating Panginoon at kailanman ay hindi niya kayo pababayaan. Basta magtiwala lang kayo at kumapit at magpatuloy sa buhay. Sabi nga sa aklat niya, basahin natin. Pastor, kanina ang ganda ng preaching mo, na-touch aking heart, grabe. Kaya lang, Pastor, nakita ko yung sapatos mo, nakanganga na. Ikaw, gusto ko maayos kasi ako na-bless. Kaya, eto na, Pastor! Eto na! Nakikita mo ba, Pastor? Bless na bless ako. Gusto ko ikaw din. Ito na, Pastor! Ito na! Ito, goma. Parang hindi na nakanganga sapatos mo. Ito naman in behalf sa mga member. Si Pastor naman ay talagang grabe naman mag-work na po. Pero there are times we could not appreciate and acknowledge or even bless yung pastor po natin. Yan naman kakalungkot, goma yung ibinigay. No? Nasabi po ni Pablo, I forgot yung exact verse, pero I think in Corinthians, ang sabi niya, yung nagsasalita ng word of God, dapat din talaga, upon sharing the gospel, ay meron ding dapat makuha for that. That's what Paul says. Sabi rin po ng Galatians 6:6, huwag nating busalan yung mga nagtatrabaho because i-share natin kung ano man yung blessing na meron tayo. Pero nakakalungkot, maraming insensitive na mga members. Eh, no? Nangangailangan na si pastor kasi hindi naman manghihingi si pastor. Eh, hindi naman po manghihingi si pastor. Hindi rin nagpaparamdam si pastor kaya ang bawat member dapat po hindi insensitive, aware doon sa pangangailangan ni pastor. Oo, no, itong si Sister Cory na to, hindi ko alam kung Cory Pot ba o Cory lang. Alam niyo ho, minsan nakakalungkot talaga na may mga tao no, ang galing sabi, alam mo kawawa si pastor no, yung sapatos tignan mo ang pudpud na. Pero hindi naman nagbibigay. Right. Sasabihin ako, kawawa si pastor, yung polo niya, luma-luma na, yun na lang, kulang na lang, butas-butas na, no? Pero hindi naman nilaregaluhan si pastor. No, ako, I'm excited, kaya isa sa ating mga tinuturo, di ba, doon sa Bible School, you need to learn on how to honor the man of God in your life. Kung ikaw ay may senior pastor, hindi common, nakatuto ka na sa Bible School at parang feeling mo may alam ka na at mas magaling ka pa kay pastor. Yes. Gusto mo nang palitan si pastor o gusto mo ipakita, hey pastor, mas magaling ako sa iyo. Tandaan nyo, kahit na ano pang galing mo, mas ang pastor mo ay nagtiyaga sa iyo at ikaw ay hindi magiging ganyan kung hindi ka tinuruan. Yes, na po. Bago po natin dali panoorin at magwag ganun tayo, let's just acknowledge and appreciate Bishop Art Hornales po. Na po, one of the things. Sige po, daddy po. Sige po. Happy Pastor's Month po, Bishop Art
Hornales at Atay. Yes, maganda po kasi yung one thing na hindi ko po makakalimutan na sinabi ni Tatay Bishop Art Hornales is yung, as a young people, Daddy, we are not a replacement for those old generation na pastor, kung hindi we are the reinforcement. So, ibig sabihin po, anuman yung binigay ng Diyos sa puso nila, sa puso ni Daddy, yung totoong pastor ngayon na nag-arise na generation ay ipagpapatuloy yung legacy at pagkakatawag ng Panginoon. Kaya dapat, bilang mga membro po, para mapagpatuloy po yung vision at yung legacy na meron sila, we are to support and bless the pastor. Hindi dahil magbibigay tayo, di tayo magbibigay kasi si pastor mayaman na, kasi may kaya si pastor kaya hindi tayo magbibigay. No! The very, very principle, bakit po natin we want to bless our pastor, it is all because we know when we bless our pastor, we bless the heart of God. Yes, ganun ka simple po. Sabi ng mga taga-batag, ko, nakanganga ng sapatos eh! Hey, ala eh, maraming ganyan. Kangangan na sapatos, di malamabilan na sapatos si pastor. Ano ga? Kaya nga, Daddy, sabi naman ng mga taga Rizal. Hani nga po. Abay, si pastor ay mukhang kawawa. Di man lang maibili ng polo. Hani nga. Yes. Kaya nga, mga kapatid, anumang bayan, anumang sudad, ang inyong mga pinag-iistayan at kung saan kayo nilagay ng Panginoon, kung saan kayo na-under na pastor, sumuporta sa pastor. Yes. At pagpalain si pastor. Kaya, huwag ganoon! Gising! Mga kapatid, ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala. Amen? Amen! Amen! Amen. NANI?! Grabe, Pastor! Grabe! Pinagpala talaga yung church natin. O talaga? Oh, no. All glory, all money. Belongs to you talaga, Pastor. Kaya nga ako nagpastor eh. Ilang porsyento kayo bibigay sa akin ng church? Oh, ilang porsyento kayo bibigay sa akin ng church? Porsyento ko rin, Pastor. Sige! Pastor, huwag mo nga abusuhin o sasamantalain ng iyong posisyon para lamang sa kapakanan ng pera. Tandaan na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi isang anap buhay, kundi isang haing buhay. Kaya, huwag ganoon! Ayan. Ito. Gusto ko lamang pong sabihin, hindi po namin ito pinalabas para siraan ng mga pastor. Kasi sa totoo lang ho, mas marami ang mga pastor na talagang nangangaral kahit walang natatanggap. Yeah. Talagang nangangaral at nagbibigay ng lahat-lahat sa kanilang buhay. Kahit na konti lang ang natatanggap na allowance or love gift na sinasabi. Talo pa yung pangangailangan sa love. Oo, pero hindi rin naman natin aalisin. Kaya meron namang nasisira din ang mga totoo, yeah, totoo at mga respetadong pastor. Meron din naman mga pastor na may presyo ang pangangaral. Yeah. Meron din naman mga pastor, ako nga, di ba, lagi ko minsan nasasabi yan kapag tinatanong ko, magkano po ba ang love gift nyo? No? Parang, for me kasi, it's very offensive question. Kasi hindi nyo kayang bayaran ng mga pastor. Hindi nyo po kami kayang bayaran sa ginagawa naming paglilingkod. In the first place, we serve God because we love God. We serve God because we honor God. We serve God because we want to serve the people of God. Kaya ginagawa po na namin yon. Pero sa mga pastor po, at actually, ako po sa sarili ko, ano, ilalagay ko na po sa sarili ko, hindi ko na ibabato sa iba. I always check my heart. Kasi ito kasi yung ano eh, ito yung pwedeng maging pakanan ng kaaway sa iyo, lalo na kapag ka in-invite ka dito, kapag ka kasi medyo kilala ka na, nangangaral ka sa maraming tao, tapos mag in-invite ka dito, tapos ang laki ng love gift na binigay sa iyo, no? Tapos biglang may nag-invite sa iyo na isang church, napakaliit naman ang binigay sa iyo, kulang pampantaksi.
kulang pa pang gasolina. But I'm always tell to myself, Panginoon, check mo po ang puso ko. Hindi ako pupunta sa US, hindi ako pupunta sa Australia, hindi ako pupunta sa Europe, hindi ako pupunta sa ibang bansa just because of money. Pupunta ako doon because I want to serve you at pinapadala mo ako doon. At gusto mo ko magsalita sa isang lugar na yon. Kaya po, sa mga nangangaral po, na ang tinitingnan ay ang love gift o yung mga ibinibigay, lalo tigit yung mga bago pa lang na umpisa-umpisa pa lang nangangaral. Ano, tandaan natin, we are not here just to receive amount of money. We are here to serve God, to preach and serve the people. Because if God has seen your heart to serve and to preach and to be used for God's glory, God will touch the heart of the people to bless you. Yes. Kaya, wag ganon! Gising! Ayan mga kapatid, ito yung panahon na dito sa mundong ito, sa mga problema na pinagdadaanan natin, dapat hindi tayo nagpapadala. Dapat tayo ay nagsasaya, hindi na natin pinapakailaman yung lahat na nangyayari sa mundong ito. Dapat ang bawat isa sa atin ay magsaya, isayaw natin sa Panginoon. Handa na ba kayong sumayaw? Sa oras na ito, bibilang ako, isa, dalawa, tatlo, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ay ba? May bago ako si Pastor Dante po. Dede, sino ba yun? Panoodin mo kasi kayo. Dante po, Tete? Kaya mo na ganyan ang itsura mo. Ginagaya mo. Ay, oh, Lodi, Pastor Dante Butete. Ay, yun ang asasaya na siya. Ganyan mo. Sumayo. Ay, sumayo ko na kasi. Kaya mo ko, please. Ay, oh, ganyan, please. Subscribe, mag-like sa aking YouTube channel, Dante Butete. Sama-sama tayo, isa pa, sabay-sabay, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Sabay-sabay, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord! Ayan mga kagising, katulad ka rin ba ni Pastor Dante Butete na nagiging influencer na lang at hindi ang Diyos ang naitataas? Kapatid, huwag ganon! Eto, oh. Bago ang lahat po, sa mga nagpapangalan po ng mga karakter, wala po kaming kinilaman dyan. Wala, hindi po kami nagbibigay ng mga pangalan ng karakter. Lumalabas na lang po yan. Kaya sa December po, abangan nyo. Pagsasama-samahin po namin ang mga pinanganak ng karakter sa Gising Kabataan Live. Sintayin nyo po ang GK Live, the movie. So anyway, again po, yan po yung nakakalungkot na po sa panahon po natin. Marami ang namimiss focus or na out of focus bilang pastor na dapat kung ano yung ginagawa. No, marami, yes, we can be an influencer pa rin naman po, but not to the level na magiging para tayong influencer na mga vlogger po, no. And there are times, yan na yung nagiging problem ng ilang mga naglilingkod sa Panginoon. They want the fame, they want to become celebrity, they want na maging sikat po silang lahat. Again, ang pinapasikat po natin dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. We want to influence the world through the power of the Holy Spirit and the name of the Lord Jesus Christ. Hindi po masama na maging influencer.
Because if you're a pastor and you are preaching the word of God, teaching the word of God, you're an influencer. Pero yun pong maging gayahin yung mga bagay na alam naman natin mapapaganong ka na lang. Ang mga ipon. Aray, kung sayawan din lamang ako pag-uusapan, ala eh, hindi niya ako matatawa. But seriously speaking, hayaan po natin na tayo po ay manatili kung ano yung pinapagawa lamang ng Diyos sa atin. Hindi po natin kailangang humakot ng maraming tagapanood kung ang gagawin naman natin ay labag at labas sa kalooban ng Diyos. Di bali nang meron akong isa, sampu, dalawampu na mananatili na nanonood at nai-impluensyahan ko na sumusunod sa Diyos at nagiging totoong Kristiyano kesa naman libo-libo at milyon-milyon pero hindi ko na-impluensyahan na maka-Diyos at makalangit na gawain. Yes, sabi nga ng Daddy Bishop, late Daddy Bishop po, sabi niya, aanin natin ang 1,000 miyembro kung lahat naman sila itutungo papuntang impyerno. Mas mabuting may 10 tayong miyembro na naturuan natin ng gusto pero they become holy, righteous, and godly before the Lord. Kaya, huwag ganon! Gising! Mga kapatid, sapat-sapat ang biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Amen! Amen! Kaya, di tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Naligtas tayo dahil sa biyaya at kaloob ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen! Sabi sa salita ng Diyos, walang matuwid, wala ni isa. Kaya, kung nagkakasala ka man kapatid, okay lang yan! Okay lang yan! Okay lang yan! Sa extreme grace preaching ni pastor. Kaya ganyan ang preaching, gawain din kasi. Kagaya ka din ba ni Pastor XG na imbis na ginagamit sa tama ang grasya ay nagiging disgrasya? Kapatid, makinig sa totoong pastor at huwag sa impostor! Gising! Wow! Eto. Eto po. Maraming ganito sa kapanahunan natin ngayon. At sa totoo lang, maraming nangangaral, may mga nangangaral ngayon na punong-puno ng sugar-coated, no? Napakaingat, panay blessing, panay magagandang bagay. Tandaan po natin si Jesus, when He preaches the Word of God, He's not just telling about you are blessed, you will be blessed, but He also rebuked the people. Ano, nagsasaway siya. Ano, at talaga namang nagsasalita siya minsan ng medyo matatalim na pananalita na ayon sa mabuting balita ng ating Panginoon, ha? No? Kaya alam nyo sa ngayon ho kasi karamihan hindi ho ang mga pastor nilagay para maging clown. Yeah, totoo. Hindi ho kami nilagay sa pulpito para sabihin namin kung ano lang yung gusto nyong marinig. Hindi po kami nilagay sa pulpito para kami ay maging clown nyo na yung nakakatuwa lang, yung masarap lang tanggapin yung sasabihin namin. Kasi ang katotohanan, masakit tanggapin ang katotohanan. Because the truth hurts. No, medyo, ang mga totoo ay medyo masakit tanggapin. Pero kapag tinanggap mo, maaayos ang buhay mo. Yes. Salamat po sa mga tugurong prosperity at biyaya. Pero kung ito po'y lalabag sa pagiging kabanalan ng Diyos at pagiging just ng ating Panginoon, naniniwala po tayo yung Diyos will never create something new na magiging contradict o magiging conflict, makikipag-compromise sa kabanalan ng ating Diyos na buhay. Again po, kala ko si XCG, kasi binanggit po kanina dito, XCG, kala ko yun yung counterfeit ng BTS. Kaya po wag po tayong magpadala. Nakakalungkot, meron pong nagpapatandaan niyo po, ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo dadalin sa kasalanan.
Yes. Never in the Word of God, when you read the Word of God, never in the Bible, wala po kayong makikitang account sa Bible na pag kayo ay naligtas, dadalin kayo sa pamumuhay sa kasalanan. No. So, no, Daddy? And the Word of God says, you work out your salvation. Yeah. No? So, you know, kami po'y nilagay ng Diyos hindi para maging clown, hindi para maging puppet. Nilagay kami ng Diyos para magtuwid, magsansala, at magsaway. Kaya, ang pastor ho, hindi lamang po nakakakiliti ang sinasabi, kundi pagtutuwid at pawang katotohanan yes. lang. Kaya, wag nga. Wag nga. Wag nga. Gumawa ka. Gising! Alright, dahil full life po tayo. Ngayon gabi po, before we give our last words, Daddy, so medyo oti na po tayo, pero we enjoy our topic for tonight kasi you needed po ito. May question po tayong babasahin. Ito coming from, I think, Sally Galicia. Sabi po niya, Pastor, tama po ba ng isang pastor ay takot mag-review sa mga miyembro kahit mali na ang ginagawa sa loob? Mali. Diretsahan na po sasabihin ko, oras na po kasi. Mali po, pag mali, mali. Dapat i-review kahit sino pa siya, kahit mayaman pa siya, kahit meron pa siyang pinag-aralang mas mataas sa iyo. Tandaan nyo, pastor kayo at nilagay kayo ng Panginoon dyan. Pag mali, mananatiling mali at dapat tinutuwid. Dahil anumang bagay na hindi po natin itutuwid, pananagutan natin yan sa Diyos. Kaya nga ho ako, di baling magalit kayo sa akin. Basta gawin ko lang ang pinapagawa ng Diyos. Kasi kung magalit kayo sa akin at hindi kayo magagalit sa Diyos, eh babalik pa rin kayo sa katotohanan. Di bali magalit kayo sa akin dahil sinasaway ko kayo sa mali nyo. Kesa naman matutuwa kayo na pababayaan ko kayo sa inyong mga kasalanan at maglulupasay kayo sa kasalanan. Alam kong madadala kayo sa impyerno. Yes. Kaya mali po na pabayaan at hindi i-rebuke ang isang tao na gumagawa nang mali at hindi mo kayang review. Yes, open rebuke is better than secret love. Right. So much for that po. So ngayong gabi po, salamat po sapagkat yan yung question na nabasa po natin ngayong gabi. So sa mga pastor, wag po kayong matatakot. Yan po yung laging sinasabi ni Daddy, I always hear upon him yung word na to. Patungkol po dun sa question na yan, hindi na siya magpapastor kung hindi niya itatama yung dapat na itama sa harapan ng ating. Right. So anyway, last parting words po tayo. I believe being a pastor is not a career. Being a pastor is a call of the Lord. Tandaan nyo po ito, hindi po pasikatan, hindi po celebrity ang pagiging pastor. And it's not easy to become a pastor. It takes everything of your life. At naniniwala po ang pagiging pastor ay galing sa puso ng ating Panginoon. Hindi to pinipilit na po. Hindi ito gawa ng Bible school, hindi ito kung ano-ano, ito'y biyaya, ito'y pribileyo dahil ikaw ay nagmula sa puso ng ating Panginoon. If you are a pastor, serve the Lord rightly, correctly, and properly for the glory of the living God. And if you are a member and you have a pastor na naglilingkod ng tama, konti na lang yan, marami ng impostor. Mahalin mo na ng gusto, i-respect at i-honor mo na yung pastor na meron ka kasi konti na lang sila. To God be the glory po. Gusto kong basahin ang book of John chapter 10 verse 11 up to 14. I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for the sheep. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is hard hand and cares nothing for the sheep. Verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the fathers know me, and I know the father. And I lay down my life for the sheep. Verse 16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Yes. Hallelujah. Alam nyo po, ang isang totoong pastor ay kilala niya ang kanyang mga tupa at kilala din siya ng kanyang tupa. Sa lahat ng mga pastor na talagang nagmamahal at totoong pastor, mabuhay po kayo. Amen.
at nawa po'y dumami pa ang mga lahi natin. Yes. At sa mga medyo nagkukulang, hindi pa naman puhuli ang lahat. Tanggapin lang natin ang katotohanan that we as a pastor, patuloy naman tayong kailangan matuto. At kung may mali, tama lang, iayos lang. Ano po? At sa mga tupa naman, mahalin po natin ang ating mga pastor na talaga naman nagbibigay ng buhay, nagtsatsaga, kahit napagod na, ay talagang nandun pa rin ang kanyang pagtsatsaga at pagmamahal para sa mga tupa. Bigyan naman natin ng pagpapalaga. Hindi lamang si pastor, kundi kasama ang kanyang pamilya. Yes. Upang maramdaman ng pastor at ng kanyang pamilya ang pagmamahal ng kanyang mga tupa. Tayo po'y sumandaling manalangin. Minamahal namin Diyos ang mamakapangyarihan sa lahat. Itinataas po namin sa iyo lahat ng buhay ng mga pastor. Lalo tigit po yung mga pastor na talaga namang ibinigay na nila ang kanilang buhay sa paglilingkod, sa gitna po ng kahirapan. Yung mga pastor na nasa bulubundukin. Yung mga pastor na hindi ganun kadaling magkaroon ng mga pananalapi. Subalit, nandun pa rin ang kasipagan at katsagaan na nagpapastor at nagtsatsaga sa mga tupa na kanyang pinagpapastoran. Panginoon, pagpalain mo po sila. Hayaan mo pong ibuhos mo ang iyong biyaya at ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Ganun din po, itinataas po namin sa iyo ang maaaring mga naliligaw ng kanilang pananaw, ng kanilang pamamaraan sa kanilang paglilingkod. Lord, hipuin mo po sila. At Panginoon, ang dalangin namin sa na sila'y patuloy na makapaglingkod din ng tama at maibigay ang kanilang buhay na hindi isang impostor, kundi tunay na pastor para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po ang bawat isang mga pastor na ganap na naglilingkod sa iyo at ibinibigay ang kanilang mga buhay. Nawa po, anuman ang kanilang pangailangan sa oras sa ito ay katagpuin mo at maranasan nila ang walang hanggang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mabuhay at saludo po kami sa lahat ng buhay ng lingkod ng mga pastor. Yes, alright po. So ngayong gabi po, before we end, we would like to batiin din po ng happy birthday ang isang pastora po, no, from Tanay, Daddy. No? Yeah. Happy birthday, Pastora Lala. Ano? Hindi na kami nakapag-video kasi late na pala eh. No? hindi pinaalala. So, happy birthday to you. And happy Pastor's Month. And happy Pastor's Month. Ate Jai, no po, ng drummer ng Gising Kabataan, happy birthday to you po. We miss you. See you soon po. Ate Jai Ralin Sampot. Love you na. Yes, happy birthday. Saan ka tayo? Okay. But anyway, we would like to thank po ang mga nag-send po ng stars ngayong gabi because nakalikom po tayo ng 2,200 stars. Praise and these God. Are the people na nagbigay po ng stars ngayong gabi. Arlene Antonis, 50 stars. Jowa Santa Ana, 50 stars. Stars. Marge Rosales, 20 stars. Mayan Abenahar, 25 stars. Giselle Balutol, okay, 60 stars. Angie M. McCartney, 20 stars. Raymond Pajiculay, 50 stars. Godfrey Viaris, 50 stars. April Noveno, 200 stars. Jeremy, 35 stars. Michael Angelo Vicente, 350 stars. Roger Rosales, 50 stars. Bernice Mendez, 40 stars. Jason Mendez, 10 stars. Alpa Maigting, 232 stars. Biaya, si Pastora Grace, 45 stars. Ives Biaris, 100 stars. Geneva Nicolas, 50 stars. Perlin Baldrias, 200 stars. Jehan Echo, 300 stars. Patricia Sabala, 50 stars. Ronel Espinosa, 110 stars. Grace Espinosa, 103 stars. For the total of 2,200 stars for tonight. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At kami po'y umaasa na lalo pa dating uumigtingin ang ating paglilingkod sa Panginoon at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Yes. So much for this night po. Again, happy Pastor's Month to everyone po sa lahat na naglilingkod sa Panginoon. Bishop, Reverend, Pastors, whatever you call, we salute you po sa paglilingkod nyo sa ating Panginoon. Kaya Daddy? Gusto ko pong sabihin na maaaring magkaroon pa po tayo ng isa pang topic patungkol sa pastor, and this time is just to honor the man of God. Ano po, kaya talagang
Sinasaluduhan po namin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pastor na talagang nagbigay ng buhay para sa Diyos na buhay. Kaya lagi niyo pong tatandaan, tuwing Martes, alas 7 ng gabi, ako po si Pastor Basilio Valfebrer at Kuya Aris, ang lagi niyong makakasama dito sa Gising Kabataan Live! Sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ang droga, lasugal, sigarilyo. Pagkat di na mapumuti